Nandiyan pala kayo. Kamusta na kayo mga ka-YouTube? Marami salamat po sa mga nag-subscribe po sa nakaraan po nating video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Sa mga nag-subscribe po ulit. Maraming maraming salamat po ulit. Ang topic po natin ngayon ay kung paano masahihin po yung step neck po. Yan, step neck. Hirap pong lumingon. Sino po yung may mga step neck po sa inyo dyan? Ang video ito ay talagang parang para sa inyo talaga. Sino ba? Pag may step neck ka kasi, para kang robot na pag lumingon, masakit yung leeg sa balikat. Yun. Ang step neck po ay kwan, minsan naalis siya, tapos pabalik-balik po yan. Yan. Kaya kailangan po nyong ipamasahe po yan. Alam mo ba na kahit ikaw, pwede mong masahin yan, self-massage. Yan. Yan ang ituturo ko sa'yo ngayon kung paano imasahe ang step neck. No? Kung bago ka pa lang sa channel natin, subscribe ka para ma-update ka sa mga bago nating video. Start na tayo. Kailan ba nagsimula yung stick mo? May tatlong araw na ba? O dalawang araw o paggabi lang? Kasi kung minsan, ang stick neck, sa biglang posisyon o biglang lingon, yan, dyan sumasakit yung stick neck mo. Yan, mula dyan sa trapezius muscle hanggang sa scapula mo yan. Nakukuha rin po kasi yan sa masyadong mataas ang unan mo, magdamag na nakahang yung ulo mo. Kuminsan nakukuha din sa masyadong mababa yung unan. Kaya pag nag-unan tayo, yung saktong-sakto lang, yung komportable lang po tayo na unan. Ganyan. Lista na tayo kung paano i-masahe yan. Self-massage po sa step neck. Una, pwedeng dry massage, oil massage, o pwedeng lagyan ng pulbo. Yan. Kalimitan kasi, yung iba, nilalagyan nila ng langis o oil. Yan. Kahit anong klaseng oil, pwedeng ilagay dyan. Lagyan ng Ipecacin, Johnson, yan, pwede. Yung iba din, nilalagyan nila ng powder. Yan, Johnson's powder. Yung iba. Para mabango. Yung iba din, nilalagyan din nila ng katingko. Yan. Pekasin, yan. Pwede. Depende yan sa'yo kung ano yung nilalagay mo dyan. Pero yung mas common, ang nilalagay nila, oil. Nilalagyan nila. Okay, dry massage muna tayo. Dry massage. Kung saan yung masakit, kung saan pala yung masakit, kaliwa o kanan sa'yo. Dun. Kung saan yung masakit, doon ka magpo-focus. For example, kaliwa. Yan. Apat na daliri mo. Hayapin mo kung saan yung masakit. Inilip pa, hayapin mo siya. Parang dito po, dito. Pag dito po yung masakit, medyo tatagalan mo siya. I-press mo lang sa mga gilid-gilid ko ng mga masasakit dyan sa leeg mo. Nagdidepende po sa inyo kung gano'ng katagal po yung pag-press po ninyo. Huwag pong masyadong mabilis. Magbilang po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5, release. 1, 2, 3, 4, 5, release. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, release.
sa mga gilid po ng masakit po ah. Hindi po sa eksakto masakit. Tapos pagkatapos pong prenes, dinidinig niyo naman po yung muscle mula dito sa ilalim ng tenga hanggang pababa. Hanggang dito sa trapezius muscle po niyo. Kneading nyo po yan, kneading. Kasi ang purpose po ng kneading, pinapaluwag niya yung muscle na yung mga tight na muscle. Pinapaluwag niya. Pag lumuwag po yung muscle, makakadaan po ng maayos yung dugo at saka hangin. Gaganda po yung blood flow o blood circulation ng dugo. Ito, kneading siya. At saka kung dito sa kaliwa nga po yung masakit sa inyo, tumingin kayo sa right ng sakto na pag lumingin kayo, pag medyo sumakit, yung tamang sakit, yun, tigil nyo yan. Ganyan. Pag dito rin sa right, ganun din po. Ganun din po ang gawin nyo. Yung step nun, press. Pinipress nyo. Pinipress hanggang sa mahanap po ninyo yung masakit. Tapos i-press po ninyo. Mag-count po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po. Pero nagdidepende po yan sa inyo kung gano'n po katagal yan. Hindi po, press po ninyo, medyo long press, long press, long press, long press, long press, hanggang po sa taas po ng, ay ilalim po ng tenga, ganyan din po. Tapos iniding din po natin, iniding, yan, iniding. Mararamdaman nyo naman po kasi kung yung part ng masakit, yung mga katabi niyang muscle, yun. Medyo palo, iniding nyo rin po yun para lahat mamasahe. Nandito sa trapezius muscle o balikat. Iniding. Pwede po rin po yung kuwan sabay na kamay. Ay yung 4 finger at saka yung thumb. Ganyan. Dito. Parang ito yung batok. Ito yung kamay ganyan na. Yung position niya. Ganyan. Ganyan. Pag dito. Ganyan. Ganyan. Hanggang sa trapezius po. Saka huwag po kayong matakot na masayin po yung batok po ninyo kasi pwedeng pwede po yung masayin po. Tapos pag medyo natapos na po, pag dito sa left yung masakit, pagkatapos na ng masahe po, no, i-stretching nyo yan. Mag-count po kayo ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan po. Hindi lang po kayo yan. 1, 2, 3. Tapos dito rin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero pag nung lumilingon kayo ng ganun, medyo masakit. Hanggang sa kaya nyo lang po yung lingon. Hanggang kaya nyo lang po. Huwag nyo pong isasagad. Pag nilungan nyo pong ganyan, naka-count po kayo ng 1, 2, 3. Tapos sa susunod na count ulit, dagdagan po ninyo ng isa, 1, 2, 4. Tapos susunod ulit, 1, 2, 5. Ganun po. Tapos natapos na po lang, ha? At
1, 2, 3, 4, 5. Ganyan din po. 1, 2, 3, 4, 5. 1, tapos circulate. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan. Ganun po. Ganun po yung dry muscles po. Ganun po. Tsaka isa pa. Kung dito yung masakit, lumayo pa ng ganun. Yung isang braso po ninyo, ilagay nyo po dito. Uluan ninyo dito sa likod po na tingan nyo ito. Tapos, ganun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din ka sa kabila. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang po yung dry muscles po. Gawin na rin po natin itong oil. Pero pagkatapos po ninyong minasal po ng dry muscles, pwede na rin po ninyong lagyan ng oil din. Kung saan po yung masakit, for example dito sa step, lagyan natin ng oil dyan. Dito, dito sa masakit niya, lagyan dyan. Itong muscle na to, isa, dalawa, tatlo, hanggang sa cervical po yan. Masayin po ninyo. Ikot-ikot lang po yan. Ikot hanggang sa ilalim po ng tenga. Dito sa balikat, lagyan po ng oil. Ang gawin po ninyo, yung 4 fingers po ninyo, yung sample dito, dito yung masakit. Hagurin po ninyo yung pababa hanggang sa balikat. Ganyan lang po. Hanggang saan napalambot po ninyo yung muscle na yun, kung saan po yung masakit. Hagurin lang po ng hagurin. Saka yun, inibing na rin po para lumuwag siya. Nagdidepende po sa inyo kung gaano po katagal yung pagod po ninyo dyan sa step neck po ninyo. Yan. Yan dito. Yung sa trapezius o sa balikat. Tapos kneading ulit. Parang dalawang step lang po siya. Sagot na sa kneading. Yun po yung sinabi ko po. Pag lumingin po kayo dyan sa right, yung pag naramdaman nyo na po yung sakit, ayun, tigil nyo po yan. Ganyan lang po. Eh kung hanggang ganyan po yung kaya po ninyo, pwede po yan. Para yung muscle po talaga mahila po. Agod. Tapos kneading lang po. Pag sa right din po, ano ba? Pag sa right din po, ganun din po ang gagawin. Aguro mo siya, aguro dyan sa ilalim ng tinga mo, hanggang sa balikat mo. Gurin mo yung pababa. Pababa lang. Ganyan lang po yan. Yung sa likod ng bato. Ah,
kahit ilang days po nung haburin po yan ng kababa. Yun. Tapos iniding po ninyo, circulate, para ma-stimulate po yung muscle. Stimulate. Yun. Tapos dito, medyo tatagalan po dito sa balikat. Yun. Agod. Kneading. Iikot po. Yan. Huwag nyo na palang papaabutin po dito. Dito sa part na to. Kasi endangered part po yan. Madisgrasya po kayo kasi hindi artery po yan. Yan. Ito. Kneading. Muli. Nagdidepende po sa inyo kung gaano po katagal po yung paghagod po ninyo dyan at saka pagmasahe. Ayan. At saka yun, pagkatapos na pong yung dalawang isang buong kamay po ninyo, ginaganyan po ninyo. Parang ito, yung bato, ginaganyan siya. Yun, dito. Yung thumb ninyo, saka yung forefinger nakakuan sa batok. Yan. Batok. Hanggang sa balikat. Yun. Tapos stretching ulit. 1, 2, 3. Ganun po. 1, 2, 3. Pag sa left po yung 1. Masakit ha. 1, 2, 3. Pag sa left, ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun po. 1, 2, 3, 4, 5. Sa kabila din po. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun din po. Tapos, paharap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yun. Ganun lang po yung one basic po na tuturo ko po sa inyo ngayon na pagmasahe po doon sa ma-stiff neck. At saka kung may ibang problem pa sa balikat o leeg, ganun lang po yun. Maliban na po sa mga general problem po dyan. Sa muscle lang po. Pag sa muscle, pwedeng-pwede po yun i-apply po na pag sa mga may stiff neck na mga matatagal na at saka pabalik-balik po na one stiff neck, pwedeng-pwede po ninyong i-apply po sa sarili po ninyo. Kung na-master po ninyo yan, pag yung partner po ninyo nagka-stiff neck, pwedeng-pwede po ninyo siya applyan po niyan. Dry massage o oil massage po. Yan. Yung dry massage, pwede na yung lagyan po ng powder yun. Oh, ganun lang po yun. Muli, maraming salamat po ulit sa mga nag-subscribe po sa mga video po natin nung mga nakaraan. Kung bago ka pa lang sa channel natin, make sure po na subscribe ka at pindutin mo yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago po nating mga video. Shout out po kay Kwan, kay Ate Nene po dyan. Maraming salamat eh, nag-subscribe ka. At sa asawa mo na si Kuya Boy. Si Ate Erlin po ng Oman. Te, kumusta ka na dyan? Maraming salamat po sa inyong lahat po. Kung gusto po ninyong ma-shoutout po, comment lang po kayo dyan. At babatiin ko po kayo sa susunod po nating video. Maraming salamat po. Uli, Blind Massage po. Maraming salamat po. Thank you po. Yun.